Hey guys, nandito na nga pala ang Warzone Mobile. Ang tanong, kaya ito ng smartphone mo? Meron tayong ilang mga smartphone dito na mga te-testingin mula low end to mid-range specs ng mga processor para makita natin kung anong processor ba ang the best sa game na to ngayon para malaro ng smooth ng Call of Duty Mobile Warzone. Bago tayo mag-start, ito yung quick sample ng isang smartphone sa walong smartphone na yan. Grabe ang ganda ng Warzone. Piling ko tuloy parang pambata na yung Call of Duty Mobile sa ganda ng Warzone sa may graphics at sa may sound quality ng Warzone ngayon. Ibang iba na siya guys, halos parang ito na yun nasa PS4. Pamilyar ako dito guys dahil nung lockdown ito yung madalas kong laruin. Grabe ang ganda ng graphics niya, nakakamiss. I hope magkaroon pa ng maraming quality games ng mga mobile para masulit natin yung totoong performance ng mga smartphone natin. At mamaya malalaman nyo guys kung anong processor ba ang the best sa may Warzone ngayon. Simulan natin dito sa may Helio G95. Ito ang supported ng graphics niya dito, naka low graphics lang yan. Tingnan nyo muna yung gameplay niya, kung ano sa tingin nyo kung smooth po to or lag para sa inyo. To be honest guys, kita nyo naman kayo na naka low graphics lang yan. At 30 fps na yung kanyang gameplay. Napakababa ng graphics. Pero ramdam natin yung lag sa kanya at mga frame drop habang naglalaro. Pero to be honest ulit guys, kahit ganito lang yung kanyang performance dito, parang kaya ko siyang pagtyagaan. Dahil maganda talaga siyang laruin ngayon. Parang ngayon ko na talaga ng Call of Duty Mobile, saka ng Firelight. Saka take note guys, multiplayer pa lang tayo. Pero mukhang hirap na ang G95 dito. Dito naman tayo sa may G99, low graphics pa rin yan, same ng G95. Pero pansin ko na medyo mas stable ang G99 dito compare sa may G95 ngayon. Hindi ko sure guys kung dahil luma na si G95 at di na siya inoptimize dito ng Warzone. Dahil literal na mas malakas ang G95 compare sa may G99, sila Genshin Impact sa kasi Call of Duty Mobile ang proweba dyan. Dahil mas mataas yung kanyang graphics at mas smooth ang G95 dyan. Maybe compatibility ang problema dito dahil napakadaming processor sa mundo ng mga Android. Sadyang kailangan talaga ng mabusising optimization sa mga updates para mas maging stable pa ang Warzone sa maraming Android phones. Unlike sa Call of Duty Mobile na sobrang stable na kahit mga mahihinang smartphone ay kaya na pagganay ng Call of Duty Mobile ngayon. Kaya sa ngayon guys, tease muna sa mula Japanese movie na paglalaro dahil blurred pa talaga siya ngayon dito sa mga G99 saka sa G95. Tapos medyo malag pa rin. Sunod natin itong si Dimensity 1080. Same lang ito guys ng Dimensity 900, ng 920, at ng bagong 7050. Hindi talaga nagsasawa si MediaTek sa mga recycle na mga CPU. Mas malakas na ito compare sa may Dimensity 6080 nga. Pero still same pa rin yun, low graphics pa rin ang supported dito. Pero sa mismong gameplay na siya, meron significant na improvement. Itong si Dimensity 1080. Mas smooth na siya. Halos pumapalo siya ng 50fps sa may gameplay ko dito. Maganda na siyang laruin at mas madali na laruin. I'm sure lagi ka na makakapatay. Compare sa malag na gameplay nga kanina, itututok mo palang yung barrel, eh napatay ka na. Dahil nga malag pa yung G99, at plus na nga dito sa may 1080 kahit pa paano. Kahit pa naka-low graphics lang siya. Alam nyo na sa isip ko ngayon guys, maraming mga smartphone na maluluma dahil nga dito sa may Warzone, dahil masyadong mataas ang processor na kailangan natin para malaro siya ng smooth at lalo kung mataas na graphics pa ang kailangan. Dahil itong Dimensity 8020 ng super na may decent na performance kahit pa paano sa may Warzone ngayon na nasubukan ko. Naka medium graphics na yan at pwedeng-pwede niya kahit pa paano. Optimization pa rin talaga ang kailangan para mas maging stable pa.
Ang isa sa ikin nagulat ko, guys, itong Snapdragon 7S Gen 2, naka-high graphics siya at mas magandang performance compare sa Mi 8020. Mas mataas ang total score ng 8020 compare sa Snapdragon 7S Gen 2. Pero mas stable at mas smooth ang Snapdragon dito. Isa lang ang suspecha ko dito, guys, kung bakit ganyan. Mamaya malalaman nyo. Itong Dimensity 8300 Ultra man, sobrang taas ng total score na to, guys. Umaabot ng 1.3 million ang score niya. At naka medium graphics lang siya, guys, masyadong mababa para sa may total score na ganyan. Dito sa Mi Warzone Mobile, mas mataas pang Snapdragon 7S Gen 2 na merong around 500k na score lang, guys. Isa lang ang suspecha ko dito. Mukhang mas optimize ang Warzone sa mga naka Snapdragon na processor compared sa mga naka MediaTek. Itong Snapdragon 7S Gen 2 at Dimensity 8300 Ultra ang isa sa proweba dyan. Ito yung mas malakas ang Dimensity dyan, pero mas stable at mas maganda ang graphics ng Snapdragon kahit mas mahina yung kanyang processor. Isa pa magpapatunay dyan is itong Snapdragon 8 Plus Gen 1. Same na ang total score yan ng Dimensity 8300 Ultra, pero mas stable at mas mataas ang graphics nito dahil nga naka high graphics siya at medium graphics lang si Dimensity. At sa walong smartphone niyan, guys, is itong si Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ang so far pinaka-perfect na processor ngayon sa Mi Warzone na testing ko. Ang problema, medyo mahal pa talaga ang smartphone na meron ganyang klase ng processor. Dalawang bagay lang, guys. It's either kailangan pa talaga ng optimization ng Warzone para mas maging stable pa siya sa maraming mga smartphone ngayon. Or sadyang mataas sa processor talaga ang kailangan ng game na to. Hindi muna ako nagbanggit kung anong mga smartphone yung tinesting ko dito. Dahil gusto ko munang malaman kung ano bang advisable na processor ang maganda sa Mi Warzone ngayon. At mukhang mga Snapdragon ng mga processor yun, guys. Yan yun muna yung mabilis na video natin. Thanks for watching.